Hello everyone and welcome back to my vlog. Ayan po. Hindi muna tayo magpo-voice over ngayon kasi wala tayong ma-content. Wala tayong content na talagang kailangan kong i-voice over. Ayan. Hirap din kasi kaya mag-voice over kaysa magtatalak sa harapan ninyo. Kaysa magtatalak. Ayan po. So, ang topic natin for today's episode ay tungkol doon po sa pagpasok po natin sa buhay na sabi nila ay tahimik. Yung kumbaga ay papasok ka, mag-aasawa ka at pumasok ka sa isang buhay tahimik. Itahimik ba yung matatawag kung lagi naman kayong nag-aawa ng mga hindi prepare? Ayan. May nagsara po ng pinto. Pinasara ko kay Busing yung pinto. Kasi nga eh, may parang kukunin ako ni Lord kasi may liwanag doon sa bandang likuran. Kaya parisbak po muna tayo na isara ni Busing yung pinto. Ayan po. So, ayan yung aking Busing, ang aking love-loves. Ang aking love-loves na si, ayan po siya. Ayaw niya po talaga magpaminsyon. Ayaw niya pong sumali sa camera. Hindi po kasi mahilig yan sa picture-picture yung aking love-loves. Ayan po. Pag-usapan natin, gaya ng sinabi ko, yung pagpasok daw sa buhay mag-asawa. Yung sinasabi nila, buhay papasokin ang tahimik na mundo. Maswerte po yung iba, yung mga nag-aasawa, may mga mag-aasawa po talaga napakaswerte. Pero sa tingin ko naman, ay hindi lahat po na pumasok sa sitwasyon ng sabi nila nga buhay at tahimik na buhay ay wala mga problemang pinagdadaanan. Kadalasan po talaga sa buhay may asawa ay may mga problema. Pero kailangan nyo po pag-isipan nyo po muna bago kayo pumasok sa mga ganyang bagay. Pag-isipan nyo po muna kung ready na po ba kayo na pasukin yung gano'n. Kasi sa pag-aasawa ay talagang hindi po talaga maiiwasan na may mga pagdadaan ng mga pagsubok. At minsan nga po yung iba hindi na kaya na naghihiwalay. Wala naman po sigurong pagsasama na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Meron po talagang yung sinasabi. Meron po talagang mga sitwasyon na may matinding away. At basta alamin nyo lang po yung mga hindi kayo, kailangan po alam nyo na hindi kayo aabot doon sa sitwasyon na maghihiwalay na kayo. Kailangan pag-usapan nyo po ano po yung mga bagay na pinag-aawayan ninyo. Make sure po at the end of the day ay kailangan na pag-uusapan nyo yun at hindi nyo hahayaang lumala ang sitwasyon. Kasi marami po talagang mag-asawa na nauuwi po sa paghihiwalay. Kunting problema lang po ay pinapalaki. Kaya pag mainit po yung ulo ng isa, mainit po ang isa. Ibang init po siguro yung iniisip ko po ano. Pag mainit po ang ulo ng isa, huwag nyo pong sabayan yon. Dapat malamig po ang isa. Pag apo yung isa, dapat tubig po yung isa. Ayan po, huwag magsasabay kasi pag nagsasabay, tsak, nagulo. Malaking gulo po yun. At natutunan ko po talaga pag mainit yung ulo ng isa ay kailangan mong magminor. Ako, kami ganun po din hindi po namin naiiwasan talagang nag-aaway mag-asawa. Pero kailangan po talaga pag alam kong mainit na yung ulo ng isa kailangan kalma ka lang. Kalma ka lang talaga. Pero pag naman, kasi ang babae mabunganga aminin natin yan. May mga babaeng mabunganga. Pero po may lalaki din naman pong ganon. May mga asawa po kayong mabunganga, pag-usapan niyo po. At the best po na talagang nagkakaunawaan kayo pagkagising niyo sa umaga, nagkakape kayo, sabayan niyo po yung asawa niyo magkape. Ayan. At pag-usapan niyo po yung mga bagay-bagay na
ano yung mga plano ninyo, paano nyo po mareresolba ang mga problema. Hindi po yung nagka-problema kayo tapos ayan, alam nyo po, mag-aal sa balutan na yung isa, hindi po maganda yon. Pero kung talagang hindi niya kaya at di na parang hindi nyo na kaya ang sitwasyon dahil lumaki na nga eh siguro hindi naman po din masama na dumistansya po muna kayo at huwag kayong magpakamartel. Kung nadumating na po sa sitwasyon na nasasaktan na po kayo, ay hindi na po maganda yun. Ipaglaban nyo na rin po ang karapatan ninyo. So, yun lamang po at sana ay nakatulong yung ating episode na to. And huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at isabay nyo na rin pong pinutin ang notification bell para po updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Ayan, parang awa nyo na po, maluoy, maawa po kayo. Pakisubscribe naman po. Ayan, at nagpapasalamat po tayo sa ating mga subscribers dahil umabot na po tayo ng 3K. Maraming salamat po. Bye!